Okay guys, welcome back. So, meron na naman tayong topic ngayon. Napakagandang topic 'to para sa mga newbie. So, bibigyan ko kayo ng magandang idea sa pagre-repair ng lalo sa mga amplifier, kasi meron tayong mga transistor dito na basic na nakalagay sa mga amplifier. Hindi ko na sasabihin yung mga pangalan, pero common na 'yan. Mamaya ako na siguro sabihin yung pangalan. So meron kasing amplifier dito. Napansin niya na ganyan din ang mga problema niya. So ngayon itatopic ko to. Total, marami rin naman nakakaalam ng ganitong tester, yung tinatawag nilang LCR. So meron din tayo nito, syempre. Ngayon, nung nakaraang video, tinapik ko na rin sa kanya na kung paano gamitin to, din tinuro ko na rin dun sa MOSFET kung paano gamitin to. Pero hindi ko sa kanya sinasuggest pagdating sa troubleshooting, no? Papakita natin yan mamaya. So nakita niya ng kahalagahan nito at pinapabili ko rin siya ng ganito para madali niyang ma-identify kung MOSFET ba o transistor. So simulan na natin to guys para hindi na tayo maba, no? So papower ko to. Sa mga hindi marunong, meron namang dyan number. Yung 1, 2, 3, parang yung 1, 2, 3 din ng paa, hindi pwedeng dalawang 2. Kung makikita nyo, may 2 dyan, hindi pwede dun sa dalawa, dapat 1, 2, 3 din. Pwede rin namang lumabas dyan na sa 3, 2, 3, 1, 2, ganon. May plastic pa kasi to guys, kasi bihira ko lang to gamitin, no? So dahil pinindot natin siya, wala siyang tines, kaya lumabas ay anong sinabi niya, matalino to guys eh. No unknown or damaged part, kasi wala naman nakalagay, no? Ang galing niya, no? Very good talaga siya. So simulan natin sa isa, kukuha ako. So hindi ko alam yung pangalan nito, kung NPN or PNP. So ilalagay ko dito sa 1, 2, 3, pwede rin sa gilid gaya ng sinabi ko. Dito na lang tayo sa unahan. So tinuro ko na sa kanya to off cam, nung topic namin ay MOSFET. Tinuro ko na sa kanya kung paano gamitin to. So ngayon, ang topic ko ngayon ay about sa transistor at itong tinatawag na multi-function tester. So yan, nakita nyo yung gain niya ay 216. Yan, merong base sa number 2, ibig sabihin nasa gitna, nung nasa gitna yung base, nalaman mo na agad, no? So kukuha ulit tayo yung number 1, yung nandito sa unahan is yun yung emitter. So nuggets. So nandito rin siya sa tabi ko. And then kukuha ulit tayo. So lagay ulit natin. Ilan lang naman yan? 5 lang naman yan eh. So yan. Okay, good na naman. Transistor pa rin siya na PNP. Ano yung kanina? Nakita mo ba? Hindi mo napansin to? Oh, mamaya ulitin na lang natin. Hindi ko napansin. Yun oh, PNP. So ang gitna niya ay number 2 niya ay base. So yung number 1 niya is emitter. So gets na gets. Balikan nga natin tong bago. So yan, lagay natin dito. Dapat bumili ka rin ng ganito, pero sa pag troubleshooting hindi ko to may sasuggest, no? So yan, okay. So NPN pala to, saka ano yung kanina, PNP. So meron na naman isa. So tapos na to ha. Tingnan nyo yung kamay ko, baka may magic. Tingnan nyo ha. So ito, lagay natin dito. Then pindot. Ganon din sa MOSFET guys, walang pinagkaiba. Ganon din ang procedure. So ganon, no? So nakita mo yung gain, 288 NPN. So yung isa naman, so wala ka nakitang sira, di ba? Puro good, no? So good lahat. Yan, no? Good na naman, no? Okay, good pa rin. Walang sira dito kasi transistor pa rin ang lumabas. Magiging sira lang ito pag hindi na transistor ang lumabas. Okay, so next. So lahat na tester natin, good, no? Good lahat. So maghanap nga tayo ng transistor na sira dyan. Wala akong transistor na sira. So meron ito pala. So ito, meron. Uy, natumba na naman. Ito, meron akong transistor na sira pala. So ilagay natin kung anong mangyayari. Huwag nyong gagayahin yung guys, binagsak ko na lang agad yung tester, masisira. Okay,
Tingnan nyo kung ano mangyayari. Oh, tingnan mo, naging resistor. Pag sira, ibig sabihin short. So, sira ito, napatunayan yung short, no? So, dito sa limang tinester natin, wala pa kayo nakitang sira, no? So, ngayon, gamitin naman natin yung tester. So, testerin mo. Ito naman. So, nag-diode mode tayo. Kasi, ano yan, transistor. So, ikaw, testerin mo. Sa isa. Pakita mo sa kanila, walang daya. Ganito pag-tester niya, no? Chopsticks. Ganyan, no? Para hindi mo mahawakan yung paanong ano, ganyan. So, kaya mo bang gawin? Oh, sige, gawin mo na lang. Sige, gawin mo. So, guys, para sa inyo to, damay-damay na to sa mga nag-aaral din ng electronics. Manood na kayo sa munting channel natin at magtuturo tayo about sa electronics. So, ito na. So, wala kang nakita. So, mali yung pag-tester mo kasi. Dapat, ang pag-tester mo, naglalaro yung prob mo. Halimbawa, kanina, ganyan-ganyan ka, diba? Ganyan-ganyan. Mali yun. Dapat, ganito. Pupunta ka rin sa gitna. Ayun, oh, nakakuha ako ng forward. Sa kabila, forward. Okay, nakita mo yon? Forward. Forward. Okay, nakita mo. Ibig sabihin, buo to. Hindi ganun-ganun. Pag-check lang yun ng short. So, nakita mo yon? Yan. So, nakita mo na ang ginamit natin is positive. Yung gitna niya, dalawa. Nasa gitna pa rin yung positive. Ibig sabihin yan ay anong transistor to? Pag gitna, positive. NPN. Very good. NPN. Alam na alam. Ang galing talaga ng tinuturuan ko. So, next. Testerin na natin lahat. Hindi ko na ito to. Hindi na kita pahawakin kasi ano. Tatagal yung video natin. So, ito. Tingnan natin. Kabila. Tingnan natin. Wala. Gitna natin yung black. Dali, focus ko muna. Wala sa focus. O yun, black ang gitna. So, anong transistor to? So, good. Good sa tester ng tester natin. So, yan. Manood muna kayo guys ha, bago tayo magano. Malalaman yung katotohanan dito at bakit kayo nababangungot sa mga ampli. Okay. So, ito, nakita nyo. Good na naman kasi may forward sa gitna. PNP to. Okay. Okay, walang leak. Op. Pagdating sa diode, no? Tingnan natin. So kanina nakita nyo yung LCR natin, good siya lahat, no? Yan, no? Manood kayo dun sa mga nababangungot sa ampli, malaking tulong to sa inyo. To. Op. Nanginginig yung kamay ko. Op. Ibang transistor to, nasa unahan ng nasa ano yung base niya, op. Oh, yun, good lahat, ba? So, good lahat. Ngayon, malalaman na natin katotohanan kung nasa nang sira dyan. Hulaan nyo nga guys kung nasa nang sira dyan. Kung ilan ang sira dyan. So, guess. O, pagpipila-pilahin ko yan. Yan, o, guess. So, may mag-guess na dyan. So, tetesterin ko na ngayon. So, ang sira dyan guys, itong apat. Yan, nagulat kayo, no? Apat yan sira. Babangungutin ka nyan sa ampli pag ganyan ang tester nyan mamaya. So, i-re-range ko na siya ng ohms. O, ngayon, titesterin natin siya ngayon. Ngayon, naka-ohms tayo. Tingnan nyo to, ha? So, ito, good sa kanya, no? So, kasi yun lang ang mode niya talaga. So, ito, naka-ohms tayo, no? Tingnan nyo, ha? Dapat ito, walang reading dulo sa dulo kasi ito, gitna yung base. Okay, tingnan nyo to. Okay. Ayun, no? May reading na, no? Nakita nyo yan? Dulo sa dulo. Ayan o. Oh. Kita nyo? Oh, anong mangyayari sa inyo nyan pag hindi nyo nakita yan? Mababangungot kayo sa amplifier nyan. Kasi ito, ang sakit nito, yung pumuputok-putok o kaya yung nag-DDC. Okay? Oh, ito pa o. Tingnan nyo to ha. Ito na lang muna. Mas trip ko to eh. Oh, ngayon, tingnan nyo to ang dulo sa dulo kasi ang base nito, gitna. So, dulo to sa dulo, shortcutin na natin. Ayan oh, may leak oh. Oh, nakita mo? Dito ka mababangungot. Dapat dito, walang leak. O, isa pa. Tapos kukunin natin yung good na isa. Okay? Isa pa. O, ito ah.
Lagay natin sa dulo, sa dulo. Ayan oh, may leak oh. Oh. Oh, ngayon, itong bago. Oh, ito nang bago ngayon ha. So patutunayan ito na sira yung mga 'yon. So sa dulo tayo. Oh, wala na oh. Baliktarin ko ulit. Oh, wala na. Oh, 'di ba? Oh, walang leak oh. Oh, kinukuskus ko pa 'yan ha. So anong masasabi nyo? Maganda bang gamitin tong LCR pagdating sa pagto-troubleshoot? Kayo na magsabi diyan kasi ako hindi ko ginagamit 'to sa pag-troubleshoot. Pag-identify ng mga ano, transistor, okay, okay ako doon, pabor ako doon. Pero pag troubleshooting, wala, kulelat 'to. Ano ka, mababangungot ka diyan. So ang maganda talaga, multimeter. Nung unang panahon pa, ginagamit talaga ng mga ninuno natin, tester, analog man o digital. Basta kabisaduhin mo lang tester mo, mahuhuli mo yung sakit. So ito, tingnan nyo yung bago oh. Oh, walang leak yung dulo-dulo. Kukuha ulit tayo ng luma. Tingnan nyo to ha. Babalik tayo ha. Kwentong barbero lang to. Oh, babalik ka rin ko. Ayun oh. Nag-reading na oh. Oh, hindi ko sinasayad sa kukuha. Baka sabihin nyo, sinasayad ko eh. Hindi ko sinasayad. Ayun oh. Oh. May leak na. Ito guys, nakuha ko to sa ampli na nagpuputok-putok. Biglang pumuputok. Tapos ano, minsan naman nagre-relay. So yan ang sira nito. So sana may natutunan kayo sa munting video na to. Pati siya natuto na rin. At ngayon maintindihan niya na yung pagluloko ng mga transistor. At kung saan niya gagamitin ang bawat tester, no? Tulong ko na rin sa lahat ng nanonood na gustong matuto sa electronics. Sana guys may natutunan kayo at may naibigay akong idea. Maraming salamat dun sa mga nakasubscribe sa akin at yung mga bagong subscriber. Salut talaga ako sa inyo. Maraming salamat kahit pangit yung video natin kasi hindi ako nakakapag-edit ng maayos guys kasi busy ako. Meron akong baby, meron pa akong shop, nagluluto pa ako, naghuhugas pa ako, nagdi-deliver pa ako. So sobrang busy guys. Yung pag-edit minsan sinisingit ko na lang yan. So yung mga nag-o-order pala ng ESR guys, ihabol ko lang. Kay Coreal TV na kayo kumuha kasi hindi ko na talaga maharap guys. Maraming salamat so sa inyo guys ha. Hanggang sa muli. Peace out. Flashback. So guys, CRT siya ngayon. So tinuturuan natin siya actual sa CRT. So nahanap niya agad yung Sierra. So, bali lang sa mga sinasabi ko. Okay. Very good. Magaling. So okay, nahanap mo na yan no. So palitan mo na lang yan. So may natapos din siyang LED TV. Alam niya na kung paano yung LED TV. So off-cam ko na yan. Hindi ko na pinakita kung paano niya ginawa. So hanggang sa muli guys, tututukan natin to para hanggang gumaling na tong nagpa-practice sa atin no. Maraming salamat sa mga nanood.